Interview purposes, anong pangalan nyo, anong, paano nyo i-describe ang ginagawa nyo ngayon, and combined followers po, ilan na yun? My name is Manuel Olaso. I'm a destination food vlogger. And combined followers, over a million na. Over a million followers combined. Okay, sir, first question, what inspired you na simulan ito, at nakita nyo bang ito na yung ano nyo ngayon? Ito na yung magpapa... Ito na yung lalaki ito ng ganito, itong ginagawa niyo? I started kasi my background is in hotels. Okay. Used to be, rose from the ranks. I was 10 years in Amanculo. Okay. And then after that, I went to Malaysia for 5 years, so mga Marriott hotels doon. Okay. Before kasi my goal is from, parang maging big boss ng hotel, GM. And once na-reach ko, sabi ko parang I need to do something else. And I started vlogging, and my ano is sneakers. It was okay naman, but it's not this big. Parang I was known in the industry. But then parang nag-isip ako ng ano ba yung mga iba pang mas malaki audience. And since my background is into food din, and I like eating, I like tasting yung mga good food, I started my food ano sa TikTok. I started in TikTok, short form lang, share ko lang yung mga ano. Because I don't consider myself as a food reviewer. Eh. Okay. I just share my experience. That's okay. It. Parang, kasi masyadong technical pagka food review. Uh-oh. Kasi subjective eh. Ang taste ng tao iba-iba, yung masarap sa'yo, hindi masarap sa akin, masarap sa akin, hindi masarap sa'yo. So I just share my experience. So kung nasarapan ako dun, nasarapan ako dun. Okay. That's my opinion. Parang okay. Ganun lang. And then, nagkaroon ng traction sa TikTok. And then, after a few months, I decided to create a YouTube channel kasi meron na rin na akong YouTube channel before, ibang content lang. And then, a couple of months later, I started my page na, Facebook page. Okay yung naging first few months ng YouTube. Plus, once I started my Facebook din, parang ilang buwan lang, sobrang pumutok. Kasi meron akong pinost na nag-trend siya yung 2 pisong lugaw. Mm. So it was really parang nationwide viral talaga. So although I was not the first, pero sa akin siya talaga nag-viral lang todo. Na all TV stations contacted me, parang everyone was borrowing my videos. So yun, doon ko na feel na parang mukhang ito na yun. And yun yung first hit mo. Hindi naman, meron ng iba, pero yun yung pinaka-hit kasi nationwide talaga. Okay, kasi talaga bumongga talaga, kasi bumongga na. Hindi lang pati mainstream media kinuha eh. Uh-oh. Although may mga binihiram na sa akin before na mga videos na pero hindi siya nagganon kabongga. Iba yung bongga nung kasi 2 pisong lugaw eh, yes. Di ba? So lahat pati nagkaroon ako TV guestings, nagkaroon ako dahil doon. So doon ko yung na interest, no? Interest talaga, grabe talaga. So yun, tapos may kasunod yun yung pastil. Sa akin din yun talaga nagano kasi yung pastil sa YouTube tsaka sa TikTok. Bumomba rin sa akin yun. So, ilang parang sobrang daming million views din talaga. Okay. So, naging trend din siya nationwide. So, yun na, nagtuloy-tuloy na siya. And I'm happy with what I'm doing kasi I love eating, I love trying out food. So, parang even though I was more busier this time than my previous job, parang it was more parang gratifying. Mm. Parang feeling ko kasi wala akong boss eh. Sarili ko na eh. Yes. So, and I enjoy what I do. Kahit pagod. Kasi diba, you know the feeling na pag gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka napapagod. Yes, totoo yan. It's like that. It's like that. So, yun, natuloy-tuloy ko na siya, gumawa ng content. Seryoso ko na siya talaga. Okay. Sir, paano pag hindi masarap? Pag di masarap, wala kang maririnig na masarap sa boses ko, sa bibig ko. Sabihin ko, sulit to, okay na rin to, pwede na to, maganda naman yung lugar. It's like that. But I don't, parang... Kasi like sabi ko nga, food is or taste is subjective. So baka hindi masarap sa akin pero sa ibang tao masarap 'yun. Mm-hmm. So I won't even mention it na lang, 'di ba? Kasi ayoko rin makasira even though hindi ko talaga nagustuhan. Ayoko rin makasira ng business kasi siyempre business 'yun. Okay. 'Di ba? Pinaghirapan din nila 'yun. So normally what I do, I just mention it or I reach out to the management or kung sino yung in charge na baka pwede yung improve to. Kasi, syempre, para sa kanila din yun. Mm-hmm. Sir, bashers, negative comments, pinapatulan mo ba? Napipikon ka? How do you handle that? Actually, I love it. Kasi, para sa akin, para ang tao
nagkaroon ng interest na i-bash ka, mag-aksaya ng oras sa iyo, you must be doing something. Yeah. Diba? To take them off. Yes. So, hindi ako napipikon, pero pinapatulang ko sila minsan. Mm. How? Witty answers, witty replies, okay, na ibabalik ko sa kanila yung sinasabi nila sa akin. Uh-huh. Kasi ano eh, alam ko yung mga bashers na yan, pag sinagot mo, sasagot yan. And that's engagement. Yeah. So, engagement is the key. So, para sa akin, okay, yung engagement. Mm-hmm. Although, meron ako isang ngayon, loyal na bashers. Loyal na basher. Every single video, talagang meron siya. Uh-oh. Meron talaga. Uh-oh. Hindi talaga mawala. Dati, nung una, pinapatulan ko pa sinasagot sa ko. Pero recently, parang, sige, bahala ka, mapagod ka. Without mentioning the figure, is this job financially rewarding? Ano na yung unang-una mong napundar? Kasi ngayon, what I do is, I invest what I earn into business. Okay. So, I just started, actually it will open this ano eh, this this Sunday. Meron akong franchise ng mga food. Ang galing. Yeah. So what food related din. Food related din. Okay. Kasi what I was thinking is that ako nga nakakapagpasikat ng mga kainan. Bakit hindi ko pwede pasikatin yung sa akin? Yeah. Yeah. So I meron akong brand na nagustuhan, yung Gusto Goto. And sabi ko okay tong brand na to. Pwede siyang ano, may potential kasi actually at first they hired me to promote franchise. So sabi ko, why, parang how can I promote yung franchise nyo if I don't know the whole thing. So I had a meeting with them, nilatag nila sa akin lahat, nag food tasting ako, ending ako yung franchise. Ang galing. Di ba? Galing. So that's a testimony and sabi ko, diba, for me as a food vlogger na mag-franchise sa isang brand, mukhang okay naman siguro yun. Okay. Diba? Okay. So sabi ko, ito, kaya ko itong pasikatin, kaya okay ko itong paano. Last question, sir. Hanggang kailan mo ito gagawin? Hanggang masaya pa ako. Okay. Hanggang masaya pa ako. Uh-oh. Yun lang. Kasi as long as it makes you happy. Like for example, when I was in the hotel industry, parang my goal is to be the boss, the big boss. So masaya ako habang ginagawa ko the journey. Mm. And then once I reach it, nawala na eh. So I changed career. Although this is also a stepping stone. Mm. I mean, being in social media, of course, eventually I will ano sa mga businesses. Because hindi naman natin alam hanggang kailan tayo tatangkilikin ng mga tao, di ba? And that's one of the reasons why I join forces with the team. Okay. The team Patakam. Dahil ano nga siya. Before kasi we were all competitors. Eh. So we have the same content, we have the same. Pero I was thinking na parang paano ba namin mapapatagal 'to? Kasi kahit sila, I'm sure dadating din yung point na hindi na rin sila magugustuhan, maraming bago eh. Uh-huh. So I was thinking na parang why don't I create a group para parang fresh ano naman, parang repackaging. Mm-hmm. So I reach out to each and every one of them. Individually, niligawan ko yung mga yun. So ikaw ang head? I don't want to say I'm the head, but I started it. Okay, ikaw nga. I started everything. Ikaw ang leader ng sindikato. Okay. Yeah, kaya ako rin yung nagkumasi. Okay. Nagpakonda kayo, Ms. Banji. Okay. But anyway, ayun. Sabi ko kasi nga, parang together kasi, I think we can, parang yung goals namin we can achieve faster compared to individually. I'm not saying na hindi namin kaya individually, we can do it, but I think parang mas fast pace if we do it together, we help each other, di ba, magtulungan kami going up, mas magiging mabilis. And I think we can make the most impact in terms of like tumutulong sa mga small businesses, yung mga wala namang pambayad sa mga food vloggers na mapapaviral namin. So, nakakaano kasi parang pag magkakaiba, kasi before when we were still competitors, pag nagpo-post kami, minsan sabay kami isang araw. Oh. So nag-aagawan ng views eh. Yeah. Nag-aagawan ng views. So ngayon, kami ngayon, hindi kami pwede magsabay. Uh-uh. At one day, kunya same topic, sabay, hindi namin gagawin yun. Kasi mag-aagawan kami ng views. Uh-uh. So naka-schedule yan. Really? Minsan ako nag-schedule, sabihin ko, oh, ikaw muna. Tapos, oh, after na, oh, ikaw naman. Uh-uh. Tapos, yun. Tulungan. Namin. Tulungan talaga. Okay. Kasi, para ma-maximize. Kasi like for example, yung mga nanonood today,
maaaring tomorrow, hindi na sila nanonood. Iba na naman yung mga manonood bukas. So, kung today ka nag-post, at least ma-maximize sa'yo lahat ng mga nanonood. Diba? Tapos bukas, yung mga ibang hindi nakapanood, sila naman yung manonood. Okay. Doon naman sa ibang content creators, sa ibang friends natin. Okay. So, parang sa akin kasi, parang mas madali talaga if we work as a team. Mm. Mas mabilis yung ma-reach yung goals, mas malaki yung impact namin. Diba? Kasi parang joint forces, yung reach namin, off the record na lang. Mm. Sabi ko nga eh, laban mo sa amin si Ninong Rai. Pag combine namin lahat, talunin namin si Ninong Rai. Mm. Diba? Pero individually, hindi namin kaya talunin si Ninong Rai. Diba? So parang ganun. Okay. Yun yung ano namin. Okay. Thank you, sir. Okay. Salamat po.